Kung naghahanap ka ng isang kwento na puno ng sikreto, pag-ibig at krimen, hindi ka mabibigo sa buhay ni Walburga Asterike o kilala bilang Dali Asterike. Siya ay nagkaroon ng kakaibang relasyon sa kanyang kabit na si Otto Sandhuber. Sa videong ito, aalamin natin ang detalye ng kanyang kwento at ang kanyang naging kapalaran. Welcome or welcome back po sa aming channel. Bago ko umpisa ng aking kwento, ay nais ko pong i-shout out si Jelly Belen 2442 na nanonood mula sa Cyprus. At sa lahat po ng tumatangkilik sa channel na ito, marami pong salamat. Sa mga hindi pa po subscriber, pa-subscribe naman po at pakihit ng notification bell para updated kayo sa aming bagong upload. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay pakilike na din po. Si Dali Asterike ay ipinanganak noong 1880. Ang mga magulang niya ay mula sa Germany na nag-migrate sa Estados Unidos. Hindi malinaw kung siya ay ipinanganak sa Germany o ipinanganak siya matapos makarating sa Estados Unidos. Lumaki siya sa Milwaukee, Wisconsin sa komunidad kung saan madami ding immigrant mula sa Germany. Dahil sa hirap ng buhay, sa edad na 12, nagtrabaho si Dali sa textile factory na pagmamay-ari ni na Fred William Osterreich, isa ding immigrant na mula sa Germany. Matagumpay ang pabrika ni na Fred at ang karamihan sa kanilang trabahador ay mga immigrant din na kagaya nila. Si Dali ay isang kaakit-akit at charismatic na batang babae. Isa din siyang palakaibigan, kaya naman mabilis niyang napukaw ang atensyon ni Fred. Naging magkasintahan sila at makalipas ang 5 taon, si Dali at Fred ay nagpakasal. Sa paglipas ng panahon, ang business ni na Fred ay lumago at nakapagpatayo sila ng paggawaan ng apron na siya mismo ang nagpapatakbo. Si Fred ay isang istriktong amo. Madalas na sinasabihan niya ang mga manggagawa na bilisan at paghusayin ang trabaho. Bilang si Dali ay tumatayong forelady sa pabrika, siya ay lagi nasa likuran lamang ni Fred at nagpapakalma sa mga empleyadong nasasaktan ang mga ego. Sa paglago ng negosyo, si Fred ay laging abala sa pabrika at nagtatrabaho ng mahabang oras. Ngunit may mga pangangailangan si Dali at si Fred bilang asawa niya ay masyadong abala sa trabaho at kung nasa bahay naman, ay parating lasing at hindi matugunan ang pangangailangan ni Dali. Napabalitang nagkaroon si Dali ng iba't ibang karelasyon na sa sobrang busy ni Fred ay hindi na niya nalalaman. Isang mainit na araw sa panahon ng taglagas noong 1913, nalaman ni Dali na hindi gumagana ang kanyang makinang panahi. Tinawagan niya si Fred para sabihin at nangako itong magpapadala ng isang repairman. Ang binata na nagpakita upang ayusin ito ay ang 17 years old na si Otto Sandhuber. Malamang ay naisip ni Dali na ang ipapadala ni Fred ay si Otto dahil alam niya nagtatrabaho ang binatilyo kay Fred sa pabrika. Pagdating ni Otto ay sinulubong siya ng mapangakit na si Dali. Nakasuot lamang ng balabal at medyas at walang kahit na anong damit panloob. Ang inosenteng teenager ay nabighani kay Dali na noong 33 years old na at doon nagsimula ang isang kakaibang relasyon na tatagal ng 1 dekada. Nag-umpisa ang relasyon ni Dali at Otto sa palihim na paraan. Malimit silang nakikita sa hotel para magtalik at sa bawat pagkikita nila ay pera ni Fred ang ginagamit ni Dali. Pagkaraan ng 1 sandali, naisip ni Dali na magastos kung parati silang magkikita sa hotel at ayaw niyang maghinala ang kanyang asawa na ginagamit niya ang pera nito. Kaya nagsimulang papuntahin ni Dali si Otto sa kanilang tahanan. Ang akala ni Dali ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong kung sino ang lalaking pumupunta kina Dali. Ipinakilala naman niyang si Otto ay ang kanyang kapatid sa ama na walang matutuluyan. Matapos mapagtanto na nakakakuha sila ng atensyon, nagpasya si Dali na patirahin si Otto sa atik ng kanilang bahay. Iminungkahi niya na lumipat siya sa atik para lagi siyang naroroon. Kakaiba man para sa iba ang offer na ito, ay nagustuhan ito ni Otto. Nangangahulugan na magiging libre ang kanyang silid at pagkain.
Nangangahulugan din ito na magiging malapit siya sa babaeng mahal niya sa lahat ng oras. Kailangan niya huminto sa kanyang trabaho bilang isang repairman, ngunit wala siyang pakialam. Matagal nang pinapangarap ng binata na maging isang manunulat, at ang iniaalok sa kanya ni Dali ay magbibigay sa kanya ng oras na kailangan niya upang gawin ang kanyang pinapangarap. Nilinis ang atik at nilagyan ng oil lamp, komportabling kutsyon at pagkain. Nagdala si Otto ng babasahin pati na rin ng lapis at papel sa kanyang bagong tahanan. Sa araw, si Otto ay gumagawa ng mga gawaing bahay, nagwawalis ng sahig, nag-aalis ng alikabok, naghuhugas ng pinggan, nagbabalat ng mga gulay at nagsasagawa ng iba't ibang gawain sa tahanan. Nilagyan ni Dali ng padlock ang pinto sa atik at siya mismo ang nagdadala ng susi para hindi makapasok doon si Fred. Nagtanong ang kanyang asawa tungkol sa padlock at madali siyang sumagot at sinabing gusto kong itago ang aking mga feather na jacket sa isang ligtas na lugar. Siyempre, may mga tungkulin si Dali sa pabrika at halos araw-araw ay wala sa bahay. Gayunpaman, madalas siyang magkunwaring may sakit upang magpakasaya kasama si Otto. Sa paglipas ng mga araw, kailangan maging mas maingat ni Otto kapag gumagalaw upang hindi makakuha ng atensyon ni Fred. Ang kinaroroonan ni Otto ay sa itaas lamang ng kwarto ng mag-asawa, kaya naririnig niya ang bawat galaw ni Dali at Fred. Kahit na ang pinakapribadong bagay na ginagawa ng mag-asawa. Matapos ang ilang taon, si Fred ay naiulat na nagsimulang makarinig ng mga kakaibang ingay mula sa atik, na nagsasabing ang kanyang mga sigarilyo ay nawawala, ang mga pagkain ay mabilis na nauubos, at nakakakita ng ilang mga anino na dumadaan sa labas mismo ng pinto ng kanyang kwarto sa gabi. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dali na imahinasyon lamang niya iyon dahil parati siyang lasing. Nagpakonsulta si Fred sa doktor at sinabi ng manggagamot na wala namang mali sa kanya. Sa loob ng 5 taon, ipinagpatuloy ni Dali at Otto ang kakaibang relasyon na ito. Si Fred naman ay lalong naging successful sa business at nakapagpatayo pa ng isang business sa Los Angeles. Kaya nang ipaalam ni Fred kay Dali noong 1918 na naisip niyang dapat nang ibenta ang kanilang bahay at lumipat sa Los Angeles, ay naging komplikado ang lahat. Sumang-ayon si Dali sa paglipat sa kondisyon, napipiliin niya ang kanilang bagong tahanan. Natagalan man sa paghahanap ng may-ari, dahil noong panahong iyon ay bibihira sa Los Angeles ang bahay na may-ari. Kalaunan ay nakakita din sila. Pinauna ni Dali na makapag-set up si Otto sa atik ng bahay para hindi makahalata si Fred. At nagpatuloy ang buhay ng mag-asawa na gaya ng dati ay hindi alam ni Fred na si Otto ay nakatira sa atik sa itaas ng mismong kwarto nila kung saan sila natutulog na mag-asawa. Ngunit ang relasyon ng mag-asawa ay hindi naging maganda. Naging madalas ang kanilang pag-aaway. Noong August 22, 1922, ang away ay naging malala. Nang marinig ni Otto na nag-aaway si Dali at Fred mula sa atik, nag-alala siya para sa buhay ng kanyang minamahal na si Dali. Bumaba siya sa silid ng mag-asawa at nakakita ng 2 baril sa tokador at agad niya itong dinampot. Nagulat si Fred nang mamukhaan si Otto na dati niyang trabahador. At hindi makapaniwala na niloloko siya ng kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang bahay. Kaya ang 2 lalaki ay nagpambuno. Nabaril ni Otto si Fred at agad na namatay. Nataranta si na Otto at Dali. Napagpasyahan ang 2 na pagmukhaing pagnanakaw ang nangyari. Ikinulong ni Otto si Dali sa isang aparador. Kinuha ang relong may diamante. Dinala ang susi at mga baril at muling nagtago sa atik. Alam niyang ire-report ng mga kapitbahay ang mga putok ng baril. At sa ganitong paraan, magkakaroon ng alibay si Dali. Hindi niya maaaring barilin ang kanyang asawa habang nakakulong sa loob ng aparador. Nang dumating ang mga pulis, sinabi nga ni Dali sa kanila ang tungkol sa isang pagnanakaw kung saan binaril ng magnanakaw si Fred matapos kumuha ng mamahaling gamit
Pagkatapos ay ikinulong daw siya sa isang aparador bago tumakas. Maingat na inimbentaryo ng hepe at iba pang mga opisyal ang tirahan ng mga asterite. Isang bagay lang ang natukoy na nawawala. Ang relong may diamond ni Fred. Gayunpaman, ang wallet ng namatay ay nasa kanyang bulsa pa rin at may lamang pera. Ang pagkamatay ni Fred ay naging kahinahinala para sa mga pulis. Ngunit sila ay walang ebidensya kaya hindi nila maidihin si Dali sa kaso. Nang sabihin ng crime lab na si Fred ay namatay sa tama ng isang .25 revolver, kumbinsido si Klein, ang investigador na humahawak ng kaso, na may mali sa kwento ng pagnanakaw. Walang magnanakaw na gagamit ng .25 revolver. Bakit? Dahil pang babae daw ang baril na iyon. Ngunit ang mga hinala kay Dali ay hindi niya kayang patunayan dahil hindi niya maisip kung paano siya makakapagkulong sa aparador mula sa labas. Wala ding nakitang force entry sa buong kabahayan. Wala ding witness na pwedeng magsalita. Ngayong balo na si Dali, namana niya ang milyon ng kanyang asawa. Lumipat siya sa isang bagong bahay at nagpatuloy ng kanyang buhay. Ang kanyang live-in sex slave na si Otto ay mas pinili pa ring manirahan sa atik. Nagawa ni Otto na makapag-publish ng ilang kwento at sa perang kinita niya ay nakabili siya ng makinilya upang patuloy na magsulat. Maaari na siyang makagamit ng makinilya anumang oras dahil wala nang makakarinig ng ingay niya. Habang si Dali ay nakikipagmabutihan sa kanyang abogado na si Herman Shapiro na naging tagapagtanggol niya sa akusasyong pagpatay sa asawang si Fred. Niregaluhan ni Dali si Shapiro ng relo na may mga diamante at nang tanungin ni Shapiro si Dali na akala niya ay nawawala ang relong iyon, sinabi naman ni Dali na nakita daw niya ito na natatakpan lamang sa kwarto sa kanilang bahay. Ngunit tulad ng unang asawa ni Dali, gumugol na mahabang oras si Shapiro dahil sa kanyang profesyon. At dahil hindi maibigay ni Shapiro ang pangangailangan ni Dali, nakahanap si Dali ng bagong boyfriend. Ang businessman at ang nag-uumpisa pa lamang na aktor na si Roy Clamb. Kung hindi available si Shapiro, ang kasama niya ay si Clamb. At kung parehong hindi available ang dalawa, ang katalik naman ni Dali ay si Otto. Kakasimula lang ng relasyon ni Dali kay Clamb ay humingi siya agad ng pabor. Iniabot niya sa lalaki ang isang .25 revolver. Alam ni Clamb ang bawat detalye ng pagkamatay ni Fred. Ngunit nilinaw ni Dali sa kanya na wala daw siyang kinalaman sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit natatakot daw siya na baka makulong dahil sa baril kahit inosente siya. Sumunod naman si Clamb at inihagis ang revolver sa isang hukay na puno ng alkitran. Pagkatapos ay kinausap ni Dali ang isang kapitbahay upang ibaon ang isa pang baril sa kanyang bakuran. Ang hindi alam ni Dali ay may mga nagmamatyag sa kanyang mga kilos. Nalaman ni Detective Klein na nagpapalakad-lakad si Shapiro na suot ang relo ni Fred. Lalong tumaas ang pagdududa ng detective nang sabihin ni Shapiro na ang relo ay regalo sa kanya ni Dali. Nang tanungin si Dali tungkol sa relo, ay sinabi niya ngayon lamang niya nakita ang relo. Dahil sa maliwanag na kasinungalingan ni Dali, ay kailangan ng investigador ng mas matibay na ebidensya. Alam ni Detective Klein na ito na ang hinihintay niyang pagkakataon para maidiin si Dali sa kaso ng pagpatay kay Fred. Nagpunta ang detective sa Milwaukee at nagtanong-tanong sa malalaking tindahan ng alahas hanggang sa makita niya ang nagbenta ng relong may diamante kay Fred. At napatunayan niyang ang relo na ibinigay ni Dali kay Attorney Shapiro at ang relo na pag-aari ni Fred na nawala ng gabing mapatay ito ay iisa. Umuwi siya ng Los Angeles upang arestuhin ang balong si Dali sa kasong first degree murder. Kinabahan si Clamb na madamay sa kaso nang mabasa kinabukasan sa headline ang pagkakaaresto kay Dali. Kaya siya mismo ay nagpunta sa pulisya upang ikwento ang tungkol sa baril. Gayun din ang kapitbahay na nagbaon ng isa pang baril. Noong July 12, 1923, 11 buwan matapos ang pagkamatay ni Fred, narecover ang mga baril na ginamit
Ngunit ang mga ito ay masyado ng kinakalawang dahil sa matagal na pagkakalubog sa alkitran. Kaya hindi matukoy kung ito ba talaga ang baril na ginamit sa pagpatay kay Fred. Binisita na Shapiro si Dali sa likod ng mga rehas. Tila hindi niya alam ang napakahalagang papel na ginampanan ng lalaki sa kung bakit siya naroroon sa kulungan. Dahil tila itinuturing pa rin niya ito bilang isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Sinabi niya sa kanya na may espesyal siyang pabor na hihilingin. Sa kanyang tahanan daw ay may isang pinto patungo sa atik. Nasa ikalawang palapag ito na matatagpuan sa loob ng aparador. Gusto niyang magdala si Shapiro ng isang bag ng grocery sa kanyang bahay at kumatok ng 3 beses sa pinto. Isang lalaki daw ang sasagot sa mga katok. Para kay Shapiro, ang mga iniuutos ni Dali ay isang kahibangan. Gayunpaman, binili niya ang mga groceries at ginawa ang mga pagkatok sa aparador. Bumukas ang pinto ng atik. Bumaba si Otto at sinabing huwag matakot sa kanya. Si Otto ay payat at namumutla mula sa gutom. Nagpakilala ang abogado at nagpasalamat sa natanggap si Otto ng mga groceries. Natutuwa akong makilala ka, sabi ni Otto. Iniunat ang kanyang kamay para sa isang pakikipagkamay. Ngunit dahil sa gutom, habang nakikipag-usap, ibinulgar ni Otto ang katotohanan kay Shapiro tungkol sa mga nangyari nang gabing mapatay si Fred. Pinayuhan ni Shapiro na umalis si Otto dahil hindi ito makakaganda sa paglilitis kay Dali. Nauunawaan naman ni Otto ang panganib para sa kanyang minamahal na si Dali. Dahil hindi mapatunayan kung ang mga baril ba na nahukay ay ang baril na pinaputok upang mapatay si Fred, naging mahina ang kaso laban kay Dali. Pati na din ang relo na sinabi ni Dali na akala niya lamang ay nanakaw. Dahil dito, si Dali ay nakalaya. Tuluyan na nga bang makakatakas si Dali at Otto sa pagkakapatay kay Fred? Binigyan ng ultimatum ni Shapiro si Dali na huwag nang makikipagkita kay Otto. Pumayag naman si Dali sa kondisyon na tutulungan ni Shapiro na humanap ng trabaho si Otto. Dinala ni Shapiro si Otto sa San Francisco at doon ay nagtrabaho bilang janitor. Mula roon ay nagtungo siya sa Vancouver, Canada kung saan siya nagtrabaho bilang porter. Halaunan ay nagpalit siya ng pangalan bilang Walter Klein. Hindi nagtagal ay nagpakasal siya sa isang Canadian na nagngangalang Matilde. Bumalik siya sa Los Angeles kasama ang kanyang asawa. Nakahanap siya ng trabaho bilang porter sa hotel. Hindi na siya muli pang nakipag-ugnayan kay Dali. 7 taon ang mabilis na lumipas. Ang pagsasama ni Dali at Shapiro ay naging maasim. Noong 1930, pumunta si Shapiro sa istasyon ng pulisya. Nagkaroon sila ni Dali ng hindi pagkakaunawaan sa pera, sabi niya sa mga pulis. At sinabing pinagbabantaan daw siya ni Dali. Dahil dito, isiniwalat ni Shapiro ang kanyang nalalaman at gumawa ng apidabit na naglalaman ng kwentong sinabi umano ni Otto kay Shapiro. Ang mga warrant ay muling ini-issue kay Dali at ang isa ay para kay Otto. Pinatulan ng guilty ng isang hurado si Otto ng manslaughter kahit sinabi niya sa kanyang depensa na ginawa lamang siyang alipin ni Dali. Si Otto ay napalaya dahil sa isang teknikalidad sa batas. Kahit na inamin niya ang pagpatay kay Fred, hindi siya nahatulan ng murder kundi ng manslaughter. Ngunit ang statute of limitations para sa manslaughter ay nag-expired na. Kaya hindi na siya maaaring parusahan. Ang kanyang paglilitis ay naging kilala bilang ang Batman case dahil sa kanyang bat-like na pamumuhay sa atik. Ito ay bago pa man ang paglikha ng comic book hero na may parehong pangalan. Si Dali Asterix ay nilitis din sa isang conspiracy charge, ngunit nakalaya rin siya matapos ang isang hang jury. Ang kaso laban sa kanya ay ibinasura noong 1936. Namatay si Dali noong 1961, wala pang 2 linggo matapos pakasalan ang kanyang pangalawang asawa.
isang lalaking kilala niya sa loob ng 30 taon na nagngangalang Ray Burt Hedrick. Siya ang naging business manager nito. Nang mamatay siya, ang lahat ng kanyang ari-arian ay napunta kay Hedrick dahil sa last will na ginawa noong 1953. Wala itong binanggit na bibigyan si Otto Sandhuber. Wala nang nalaman pa tungkol sa buhay ni Otto pagkatapos niyang mapawalang sala. Ang tahanan kung saan namatay si Fred Astorite ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Ito ay isa ng apartment na may siyam na maliliit na unit. Isa sa kanila ay nasa attic. Ang kwento ni Dali Astorite at ng kanyang attic lover ay isa sa mga pinakakaiba at pinakasensational na kaso ng pagpatay sa kasaysayan. Ito ay nagpapakita ng kahinaan ng tao, ng kahalagahan ng katotohanan at ng kakaibang uri ng pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, hindi nawala ang pagmamahal ni Otto kay Dali at hindi rin siya nagtanim ng galit. Ang kanilang kwento ay nag-iwan ng isang malaking misteryo sa publiko at sa mga awtoridad. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong, paano nga ba nila nagawa ang kanilang lihim na relasyon?